Tiniyak ng Department of Agriculture na hanggang sa ngayon ay walang outbreak o anumang kumpirmadong kaso ng African Swine Fever o ASF sa bansa. Kaugnay ito ng mga lumabas na ulat na posibleng nakarating na sa bansa ang naturang sakit kasunod ng lumutang ng mga ulat na may isang barangay na sa probinsya ng Rizal ang naiulat na nakapagtala ng mataas na mortality rate o mataas na bilang ng mga namatay na alagang baboy sa hindi pa matukoy na dahilan. Bagamat kinumpirma na nga ng DA na may natanggap na rin silang kaparehong ulat, tumanggi naman ang ahensya na tukuyin ang eksaktong mga lugar na ito. Paraan umano ito ng ahensya para hindi na magdulot ng panic ang balitang ito sa publiko habang pinag-aaralan pa nila ang tunay na sanhi ng pagkamatay ng mga baboy. Bagamat hindi na ipapasa sa tao ang African Swine Fever, minabuti na rin ang ahensya na magpatupad ng pig culling o ang pagkatay sa lahat ng mga alagang baboy sa mga naturang lugar na nasa loob ng 1 km radius para mapigilan pa ang posibleng pagkalat nito sa mga pamilihan. Lahat ng within 1 km radius, lahat ng doon, kinal, ibig sabihin pinatay, yung the usual procedure, makikita nyo naman doon sa website na ano, kanong ibig sabihin ng culling. And seven, wala nang limitado na movements. Okay? Ibig sabihin sa 1 km area, wala nang baboy na buhay. Under observation naman ngayon ang mga natitira pang alagang baboy na nasa loob naman ng 7 km radius. Ayon sa DA, nakikipagtulungan na rin sila sa Philippine National Police at sa mga lokal na pamahalaan para ma-monitor ang galaw ng mga live hogs na ibinabiyahe mula sa mga probinsyang naiulat na may namatay ng mga alagang baboy. Nagpadala na rin daw ng ilang tissue samples ang DA sa ibang bansa para suriin at kumpirmahin kung ano nga ba ang tunay na sanhi ng pagkamatay ng mga ito. Inaasahang tatagal ng 2 hanggang 3 linggo bago tuloy ang lumabas ang mga lab results at matukoy kung positibo nga ba sa African Swine Fever o iba pang sakit ang mga ito. Sa kabila nito, siniguro naman ang ahensya na sapat ang supply ng karne sa merkado kaya walang dahilan para tumaas ang presyo ng mga ito. Nagpaalala na rin ang ahensya na huwag sanang samantalahin ng mga negosyante ang naturang issue para taasan ang presyo ng baboy sa merkado. We assure the general public that there is enough supply of meat in the market. Wala rin daw dapat ipag-alala ang publiko dahil hindi na maibebenta sa mga pamilihan ang mga kinatay na karne ng mga apektado o namatay na baboy. We were assured by the private sector na walang karneng nakalabas sa infected area. So ang current supply ng meat ay from other hygienic areas. Christian Mitra, Newslight.